morning, guys. So it's our fifth and last day here in Taiwan. So pupunta kami ngayon sa Carrefour para bumili ng lagayan ng lug ng mga pasalubong kasi mag-check in luggage kami. Since marami kami na pabili, na pamili. So papakita ko na lang yung mga napamili ko pagka nasa hotel na ako or pagka-uwi. So yun, ngayon wala naman na kaming plano, baka mag-check na lang kami. And then lunch or late lunch. Tapos yun, uwi na. Yun lang. Bye! Guys, so dito kami ngayon sa Malahat pas nagla-lunch. And then yung presyo dito is pagka weekdays and weekends magkaiba yung price niya. So yung price talaga normally pag weekdays is 598. Yung lunch and then yung dinner is 698. Pero dahil weekends nga ngayon, ang lunch na ay 698 and then yung pag weekends 798. So yun. Sarap naman siya so far. Nandito pa lang kami sa ano. Meal pa lang. Hindi pa kami nagde-dessert. And I think worth it naman kasi yung ice cream nila is Haagen-Dazs. Hindi ko lang sure if yung mga wine or yung mga alcoholic beverage is also ano. Yan lang. Hi guys, so andito kami sa aming first stop sa Sun Yat-sen Memorial Hall. So magpipicture lang kami dito and then magti-tiktok. Tapos yun lang, more on ano lang, strolling. Then after neto, baka Chiang Kai-shek na. Yun lang, bye! Hi guys, so andito pa rin kami sa Sun Yat-sen Memorial Hall. Tapos nagpipicture na rin kami sa Taipei 101. Ayan. Ganda rin pala dito mag-pick. So, ano na, 2-in-1 na pag pumunta kayo dito. Ganyan dapat ka-dedicated para mag-ano, picture. Shaolubo, malapit sa Mala Hotpot and yung hotel namin. So, pagpasok nyo, pwede kayo manghingi ng English menu, meron sila. Tapos, mag-ready na rin kayo ng cash kasi cash basis lang sila. Tapos, suggestion ko lang, kung dalawa lang kayo, pwede kayo maghati sa isa kasi marami yung servings nila. So, kami hindi namin naubos dahil ang dami. Sorry. Stinky tofu! Can I take it? I wish.
Wait lang. Hi guys! So, naghihintay na lang kami ng 10 PM kasi 10 PM ang sundo namin papuntang airport. So, since last day na natin at summary na ng trip namin, magtatanong tayo sa mga kasama ko kung ano ang favorite nila sa lahat ng pinuntahan namin and ano yung least favorite naman nila para makompare natin. And meron din kayo idea kung ano yung mga iwa-watch out nyo and aabangan nyo. So, yun. So, unahin muna natin si Tito Jomel. Joke lang. Yan, boyfriend ko to. Di nyo bahala ta. Pero yun, boyfriend ko siya. So, ikaw muna. Wait lang. Paano ko inilipat? Ayan, ganyan na lang. Mag-i-interview ako. Ano yun? Question. Ano ang pinaka-favorite mo sa lahat ng pinuntahan natin sa Taiwan? Yung first. Hindi. Una. Pili ka lang. First day. Buong lahat ng first day. Hindi. Yung unang pinuntahan na. Ah. Okay. So, yung ang favorite niya raw yung King Tiang ng Gaslan. Bakit yun yung favorite niya po? Iba yung maganda yung view doon. Yun. Sabi niya, iba daw yung ambience doon. Maganda raw yung view. Bukod po doon. Ano pa pong masasabi niya doon? Yun lang. Yun lang. Sa mga hindi naman sa place, yung parang experience naman, experience sa Taiwan, like for example, mga tao, ganun, or mas feel safe ka sa Taiwan than Manila. Para sa atin. Okay, salamat po. And then last na lang. Ano po yung least favorite nyo naman sa Taiwan? Least favorite? Mm-hmm. Parang wala naman. Wala kang hindi nagustuhan. Wala naman naman. Talaga? Tunay? Wala kang nasayangan na ginastos mo. Okay, so wala daw siyang nasayangan sa ginastos niya. Thank you po, Sir Jomel, sa pagpapa-unlock na may interview. Interview pala to. Okay, ang second contestant naman po natin ay si Kuya CJ. Okay, Kuya CJ, ano po yung pinaka-favorite niya sa Taiwan? Place muna. Sa overall trip natin. Taichung, so ano po sa Taichung? Ah, yung wetland. Enjoy ko bumaba kasi ako sa tubig. Ah, okay. So yun, wetland daw yung Gaumei wetland. And then sa experience naman, ano, yung parang tao, yung hindi specific sa trip. Or siyempre nagulat. Nagulat ako, wala nang hahablot. Ah, walang nang hahablot daw. Saka yung cellphone nila may tali dito, oh. May tali yung? Pwede mong itali sa katawan mo yung cellphone, parang pat. Pilipinas, di pwede. Ah, okay. Delicates. Yung pinaka hindi nyo naman po nagustuhan or favorite sa Taiwan? Ang lugar? Lugar? Kahit ano lugar or ano, napansin experience? Siguro yung ano, huling kinain. Yung huling kinain daw. Saan ba tayo? So, kumain kasi kami sa Shaolubo. Shaolubo. Sa may ano. Bakit niyo po hindi nagustuhan yun? Hindi ko trip yung lasa ng sabaw. Hindi niya daw trip. Kasi yung lasa nung sabaw is parang medyo maasim na soup na tas manghang. So, ang dami nakalagay, ang dami nangyayari. Ang dami nangyayari. So, yun, ipapakita ko na lang din yung clips nun para may idea kayo. Pero baka sa iba kasi, ano, trip nila yun. Pero yung sa mga ibang pagkain, lalo sa mga night market. Thank you po, Sir CJ. Hindi pa ako tapos. Ay, hindi pa pala siya tapos. Okay. Yung place na parang nasayangan ako. Ang nasayangan. Siguro, ano, nag-isip siya eh. Alin yung place na nasayangan ka? Siguro dun sa may Ichiran. Ang haba nun. Kasi anong oras ba tayo nagpunta sa Ichiran? Nine ba yun? Nine talaga. Kaya inabot tayo yung alas 2 sa daan. Nine, tapos anong oras tayo umalis dun dahil hindi na tayo nakatulog? Mga 10:30. Hindi tayo, hindi. Hindi lang. Mag-12 na tayo umalis doon. So, hinabol namin yung train.
kasi ang nangyari, pumunta kami sa first Ichiran, tapos mahaba yung pila. Sinubukan namin yung second branch. Ngayon, pang pagpunta 700. Namin doon, ano rin pala, mahaba rin pala yung pila, and pang 757 kami. Pagdating namin, pang ilan na yung number nun, yung pag-start? 616. So imagine, 757 kami, tapos 616 yung time nung nagpunta kami. Kaya sobrang tagal pala talaga. Kaya hindi na kami tumuloy doon. Then after nun, naghanap kami ng makakainan. Sobrang... sobrang wala na kaming mapuntahan kasi nga sarado na yung mga ano restaurant. Yung nakainan namin pampatanggal ng amats. Pampatanggal ng amats kasi para lang siyang para mga mamihan. Mamihan tapos duck yung ano niya, yung meat niya. Pero masarap naman, pero masarap. Ano lang, hindi lang yun yung hinahanap namin yung time na yun kasi hindi nga kami lasing. Medyo ano kami. Medyo creamy yung ini-imagine namin dahil Ichiran kami. Tapos biglang parang mami yung napuntahan. Tayo na lang pero, namin itira sa Pilipinas. Pero yun, okay naman overall. So yun, pamamasasabihin ka pa po. Gayahin ng Pilipinas yung MRT. Oh, tama. Sobrang convenient. Parang, ano, hindi ka pag na... Pag nagayahin ng yung Pilipinas yung MRT, wala namang masyado magsasakit. Oo, totoo. Kasi sobrang convenient ng MRT system nila dito. Parang, ano, connected lahat kaya hindi mo na kailangang mag-tricycle in between or mag-taxi kaya yun. Yun pala. So, share ko lang din yung sa railway pala nila. Nabanggit nung isang tour guide namin is ano daw dahil yun sa mga Japanese nung nasakop sila. Yun yung ginawa nila, isa sa mga naitulong nila sa Taiwan. Tapos bukod dun yung hygiene system. So, yun lang naman. Okay, next i-interview naman natin ay yung mag-jowa. Okay. Sige, ano ang first question daw po ay ano ang pinaka-favorite nyong place na napuntahan sa Taiwan? Overall. Ay yung ano, yung parang nasa New Zealand. Ah, same sila. King Tiang ang grassland. Okay. Si ano si Kwek. Ganun din. Okay, bakit po doon? Kasi presko. Presko and ikaw ba? Ngayon ganda parang ganun din. Tapos bukod doon, ano naman yung experience na nagustuhan nyo? Hindi yung pagkain, yung mga tao, yung napansin yung maganda sa Taiwan. Malinis. Malinis. Na-expect kasi namin parang Manila. At saka parang safe ka. Umuwi na kahit anong oras. Walang mag-hold up sa'yo. Kasi parang mas mayaman pa sila sa'yo. Okay. Okay, sige. Tapos ano naman yung hindi nyo nagustuhan sa mga pinuntahan natin? Yung pagkain, 50-50. Pagkain mo, ay, sa, hindi nagustuhan. Sa ano? Sa pinuntahan, place muna yung trip natin. Mga binisit natin. Wala naman eh. Wala? Feeling ko maganda naman natin natin. Okay, ikaw be. Yung medyo nang hinayang ko or parang ito na yun. Ganun. Nang ano, lahat naman gusto ko. Lahat. Pero nakakapagod lang yung zoo, sobrang laki. Ah, okay. So sa zoo sana daw. Sana nabawasan daw yung hayop. Medyo ano, mag... ano, kailangan magpa-contest sila, no? Sinong matitira. Kasi medyo madami daw sabi ni Janice. Sige, i-suggest natin yung sa government nila. Medyo madami po kayo. Pa-contest. Kada animals na okay. Labanan ng mga elephants, ganyan. Matira-matibay na lang. Oo, para mabawas. Okay. Tapos si Quick, wala naman, no? Tapos sa experience na hindi nyo nagustuhan. Pag ano, dumadaan ako, tapos naamay ko yung Okay. Feeling ko yung ano yun, yung stinky tofu, no? Or yung parang lamang loob yung mga inaano, niluluto. Saan mo ba naamoy yun? Kahit saan. Kahit saan? Ano yun, usually sa night market siya. Medyo mataba kami dyan sa ano. Sorry po. Pero yun daw yung hindi nila nagustuhan. Yung amoy lang naman yung parang ano. Nilulutong intestine laman. Oo, yan siguro yun. Pero hindi yung tao. Experience nga, sabi ko.
Sige po. Salamat po. Thank you. Bye. Thank you guys. So, sana ma-edit ko talaga to. Kasi sayang naman yung memory ko. Ang dami kong binidyo. Ako ba nagsabi na ba ako ng akin, B? Hindi pa. Hindi pa. So, ako. Ay, ikaw naman. Ayan. Vlog takeover. So, ako ikaw, naman ano naman yung favorite ko na napuntahan natin? Siguro yung ano din talaga. Wait lang. Second day, third day. King Tiangang din ako. Kasi hindi ko in-expect na gano'n siya kaganda. Dahil, ano nga, parang nung nagbabasa kami ng pupuntahan namin, wala siya sa mga suggested itinerary. So, hindi namin siya in-expect na gano'n siya kaganda. Kaya nung nagpunta kami, sobrang nawawo kami. Kasi ibang-iba siya sa Pilipinas. Parang wala pa akong napunta hanggang sa Pilipinas. Meron akong nakita pero hindi ko as in experience yung paglalakad sa parang Bukidnon, yung pasok ko. So try nyo din na pag nasa Pilipinas kayo. And then sa experience naman, ang napansin kong maganda sa Taiwan is yung sa pedestrian talaga. Sobrang nagulat kami na, hindi naman nagulat pero kasi napansin namin. Sa Pinas kasi. Paano po yung nagulat? Ganun. Kasi sa Pinas, hindi talaga masyadong priority yung mga pedestrians. Kahit na nakastop na, hindi pa rin talaga tumitigil yung mga vehicle. Motor. So dito, talagang magugulat ka na titigil talaga sila sa para lang mag-debrief sa pedestrian. Hanggat hindi ka nakikitawid. Yes, yun yung pinaka napansin ko na good sa Taiwan. Also yun talaga yung railway system nila, sobrang convenient, ang dali lang i-navigate, alam mo agad kung saan ka lilipat, and yun na hindi na sasakay-sakay. Tapos, yung least favorite ko naman siguro, parang wala naman ako, siguro ano lang, hindi wala akong maisip na least paglalakad? Ah, ayun, oo, yun talaga, sa tour namin, parang, lahat ng tour namin, grabe yung lakad. Every day is leg day. Hindi ko alam kung bakit. Pero yun, grabe yung lakad. Pwede ka naman gumapang, saan ang sinabi mo? Sayang nga. Hindi ko naisip kasi para hindi masyado nakakapagod sana. Pero yun, yung ano lang, siguro distance siguro sa mga pupuntahan kaya kailangan lumakad. Pero yun lang naman, overall, good yung experience ko dito. And kung babalik, babalik. Oh, ikaw, yung pala hindi ka natanong. Babalik ka pa sa Taiwan? Babalik ka pa or hindi na? Babalik, syempre. Oh, babalik. Okay, may naiwan ako sa hotel. Okay, ikaw po, babalik ka po ba or hindi na? Babalik. Babalik? Na-pressure. Kayo po. Babalik. If in case, babalik. Naayan naman ako dito. Babalik, lipid daw niya ako. Ay, okay, so babalik daw kaming lahat. Pero hindi na kami kasama kasi yung dalawa lang daw. Nagbubok sila. Abangan nyo na lang yung next namin, yung next trip namin. Hindi pa namin sure, baka Bali, Japan. Pinipilit kami mag-Japan, kailangan daw in 4 months. Makapunta na kami ng Japan o kaya Singapore. So yun, yun lang. Ito na yung end ng vlog natin. Bye! hindi ko na iba-vlog yung pa-uwi kasi bye-bye. Same lang experience. Sunod kayo. Bye! Thank you! So, pupunta na kami dyan sa airport. Kumuha lang kami ng transfer kay Kuya Jackie. And, sayang hindi ko na na-videoan yung nangyari sa airport. Naglipat-lipat kami ng gamit dahil sumobra kami sa 7 kilos na hand carry allowance. So, yun lang. See you again soon, Taiwan. Thank you for watching!